kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pang mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan?
Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isa matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutup ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, agayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaibhan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Agayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putuling ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Kahit saang daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim,
Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa ang daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Lalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Kaya magandang tanungin pa rin po ang ating mga sarili kung handa na nga ba talaga ang ating mga puso sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, sa pagdiriwang natin ng pagkakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ating pong pagninilay para sa tanghaling ito, magandang ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa ang isang bagay. At ano po ito? Na alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam ng Poong Jesus Nazareno ang laman ng ating mga kalooban. Bakit ko ho nababanggit ang mga bagay na ito? Dahil maraming pagkakataon na pwede nating sabihin at ipalabas sa mga tao sa ating paligid na tayo ay mabuti. Na tayo ay may magandang asal na ginagawa. Kayang-kaya nating gawin iyon. Kapag pumupunta ka sa simbahan, parang kaya mong palabasin na ikaw ay mabait. Kaya mong palabasin na ikaw ay hindi naninira ng kapwa. Kaya mong palabasin na ikaw ay walang sama ng loob. Sa madaling salita, minsan magaling tayong magpalabas. Puro na lamang panlabas ang kabutihan na ating ginagawa. Pero ipinapaalala sa atin sa araw na ito, mga kapatid, na alam ng Diyos ang ating kalooban. Alam ni Jesus ang laman ng ating mga puso. Sa madaling salita, wala tayong pwedeng maitago. Kaya ano ang hamon sa atin? Na pag-igihan natin mabuti, nalinisin ang ating mga kalooban. Pag sumikapan natin na yung kalooban natin ay maging kaaya-aya, hindi lamang sa harapan ng maraming tao, kundi higit sa lahat, maging kaaya-aya sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, dinala ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuling nakikiapid. At tandaan natin noong mga panahon na iyon, kasama sa batas na kung saan kapag ikaw ay nahuling nakikiapid, ikaw ay papatayin. Ikaw ay babatuhin hanggang ikaw ay mamatay. Pero ano yung ginawa ni Jesus? Ipinaintindi niya sa lahat ng mga nandoon na kung sino man sa kanila ang masasabing hindi nagkasala, ang siyang unang bumato sa babaeng nahuling nakikiapid. At alam natin ang naging kwento, isa-isa silang umalis. Bakit? Dahil ni isa sa kanila, walang pwedeng magsabi na sila ay malinis. At sa buhay natin, mga kapatid, maraming pagkakataon para din tayong mga nagiging Pariseo. Mga pagkakataon na tayo ay nagiging mapanghusga. Mga pagkakataon na minsan mas nakikita natin ang kamalian ng iba, ang kapintasan ng iba, ang pagkakasala ng iba. Pero hindi natin nakikita na meron din tayong kahinaan, meron din tayong pagkakasala, may pangit din tayong nagawa, may mga kakulangan din tayo bilang tao.
Kaya kung ganun na lamang ang panawagan sa atin, wala tayong kakayanang humusga o manliit ng iba. Dahil kailanman ang Diyos, kailanman ang Poong Jesus Nazareno, magkasala man tayo, madapa man tayo sa ating buhay, sa ating relasyon sa Kanya, kailanman walang panghusga na nagmumula sa Kanya. Bagkus ano ang laging namumutawi? Pagpapatawad at pagmamahal. Dahil alam ng Poong Jesus Nazareno ang laman ng ating mga puso. Wala hong taong hindi nagkakasala. Walang taong walang mali sa buhay. Walang taong walang kakulangan. Alam ng Poong Jesus Nazareno yan. Ngunit ano ang panawagan sa atin? Linisin ang kalooban. Pag sumikapang linisin ang puso, huwag maging pakitang tao dahil alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating mga puso. Mga kapatid, malapit na hong matapos ang Kwaresma. Magandang pagnilayan at tingnan, kamusta na ba ang aking kalooban? Ang kalooban ko ba ay kaaya-aya na sa Diyos? Ang kalooban ko ba ay tunay ng handa na tanggapin ng buong buo ang pagpapatawad, awa at pagmamahal ni Jesus? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Ang ating panalangin, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas, manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tignan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang tinapay at alak na
handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga na aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawing nais mong tubusin ang Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawirin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating Diyos Ama ay tunay na mawain. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, puno ng habag at awa para sa ating lahat. Siya ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
hindi sa langit mong pangako sa akin, ako na aakit na kita'y mahalin. At hindi sa apoy kahit anong lagim ako mapipilit nginig kang sambahin. Naaakit ako ng ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinamakamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat at nang tinanggap mong kamatayan, libak na aakit ako ng iyong pag-ibig. Kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang ating pong rektor at parish priest. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamaligiinawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesukristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.